morning. So, andito tayo ngayon. Ayan, nakita yun naman ating bakong sa likod. So, andito tayo sa pinakabago. Ayan, pinaganda, pinagaling, at pinasarap na bagong restaurant nito. Ayan, ang Lodge Bar and Tapas. So, andito tayo ngayon. Today is ang kanilang grand opening. Ayan, nag-open sila ng 10 a.m. So, ayan guys, makita nyo dito. Ayan, ang kanilang bagong restaurant. Bago-bago kanilang baby. Dito na yung isa sa owner ng Lodge Bar and Tapas na si Alexis. Ayan. Hola! Buenas! So ayun, siyempre magkaroon tayo ng konting katanungan lang. Okay. Ayan. So ready ka na ba? Yeah! Ikaw ready ka na ba? Hindi pa! Parang hindi ka ready eh. Ako hindi ready eh. Hindi, siyempre inaano ko lang kasi ang dami nagtaka na bakit pinalitan yung name ng inyong restaurant na dating Hola Amigo, ngayon is Lodge na. Yeah. Kasi bago na yung management natin, okay? And then, ang Facebook page ko kasi ay, ang pangalan ko doon ay Lodge. Mas kilala ko sa Lodge. So, syempre, bagong management, bagong simula. So, naisip ko, bagong pangalan. Parang na-inspire din ako sa application ng Twitter. Dati kasi Twitter, di ba? Ngayon, X na siya. So, kumbaga parang nagkaroon ka ng idea. Oo, bakit hindi natin palitan yung pangalan para talagang bagong simula. Bagong kabanata ng career namin pagdating sa pagnenegosyo dito sa school. Yeah, pero alam nyo ba, isa ako sa nagulat at saka alam nyo ba talaga lahat ng mga kababayan di Pilipinas sabi, ay magkasarun yung olamig, yeah. Ang nangyari, di ba ganun talaga yung nangyari, ganyan kasi parang ilang ano pa lang, bago pa lang, tas yun, tas ang galing na prank lang pala tayo, isa ako sa prank, so yun pala, siyempre bago, ibig sabihin ng bagong name, bagong kabanata. Mas pinaganda. Pinabongga yung ano, yung ating restaurant. Ayan. So, syempre bukod sa name na Lodge, ano din yung kinaibahan ng dati sa ngayon? Siguro ano, mas more on dati kasi halos wala kami dito sa bar. Naka-focus kami doon sa office namin. So ngayon tututok na kami sa bar para magbigay ng mas maganda, mas quality na service sa mga customers, sa mga clients natin. Nasa ganun, mas ma-enjoy nila yung bawat pagkain na isi-serve namin sa kanila. Kumbaga parang hands-on na kayo ngayon? Yes, hands-on na kami. Hindi katulad nung dati na mas naka-focus kami sa trabaho namin sa office. Pero taga lang, di ba? Siyempre meron pa kayong mga events niyan. Yes, meron di pa. Hindi pa yung mawawala yung mga hindi pa rin yung mawawala, siyempre. Ang galing nyo talaga. Alam nyo na sa'yo lahat, entrepreneur, talagang tiktokeries, vloggeries. O di ba, as in, talagang lahat ng Pilipino, isa talaga kayong iniidolo. Wow, thank you. Kasi kumbaga, siyempre, hindi naman lahat, di ba, sa atin dito sa Madrid na magagawa mo lahat, iba karamihan puro trabaho, ganyan. Kaya yun talaga napaka-versatile nyo. Diba nagagawa niya? Oo, para makasurvive. Sobrang, alam yung bagay sa kanila yung Lodge. Talagang sa inyo, deserve niya pagiging Lodge, alam niyo. Tapos yun, syempre, inaano ko din na ano ba yung pwede nyong ma-serve sa mga kababayan na Pilipino? Kumbaga, ano yung meron kayo na dapat balik-balikan ng mga kababayan Pilipino? Yes, meron kaming yung mga namimisal sa Pilipinas. Kasi ako personally, as a customer and as a Pilipino, namimiss ko yung mga pagkain natin sa Pilipinas na talagang pag magme-merienda tayo. Kasi nandito tayo sa Spain, ang kailangan natin, ang pagkain talaga dito sa Spain karaniwan, pagkain ng mga Espanyol, na hindi naman natin nakasanayan. Tayo, sanay tayo sa pagkain talagang Pilipino, lalo na pag merienda, katulad ng mga kwek-kwek, ayan, yung mga street food, yung mga turon, tapos siomay, ayan. Ayan yung ano, ayan yung talagang magiging isa sa mga papasikatin natin dito sa restaurant na to. Para kapag nagme-merienda tayo, yung feeling na parang nasa Pilipinas ka pa rin. Yun yung hinahanap-hanap ng ano mo, ng panlasa mo, nandito sa Lodge Bar and Tapas. E baka parang nababasa na kami, be. Okay. Yung talagang parang di mo mamimiss yung Pilipinas.
Correct. Parang nasa Pilipinas ka pero ay puno tayo kay ba kay lodge dito kasi makita mo siyang may katingin tayo ng kung ano-ano na sa Pilipinas na mga merienda ganyan. Oo, correct. Munta ka lang dito matitikman mo para talagang Pilipinas ka pa rin, di ba? Yeah, magkakaroon tayo ng kwek-kwek. Hoy, abangan niyo 'yan. Yeah, mayroong mga kwek-kwek. Kaya sa mga favorite sa mga kwek-kwek ay yung maanghang. Yeah, may mga sweet and sour na dahil na parang nasa kalye-kalye ka lang. Correct. Ay, sarap. Yun din kasi nakakamiss talaga sa Pilipinas, di ba? Alam mo ba nung umuwi ako, hindi ko na natanong, yung umuwi ako talagang yun lang, sold na ako. Punta ko sa kanto, bigyan ng fishball, na kikiam, kwek-kwek, nakudal. Kasi 'di ba pag umuwi tayo, 'yun talaga 'yung una nating tina-target. Oo, hindi 'yung mga fine dining restaurant. Oo, para kasi parang nagsawak na. Oo. Talagang lasang Pilipino pa 'yung talagang hanap-hanapin mo. Correct. Diba? At kapag nandito ka sa restaurant na 'to, feeling mo lang din talaga nasa Pilipinas ka dahil so maraming mga kababayan natin nandito, talagang kwentuhan. Mm-hmm. Kaya makakabawas ng ano, makakabawas siya ng homesick. True. At saka bukod sa nabago nga 'yung name, may nabago din ba sa loob, bukod sa dati, sa ngayon? Ano yung mga nabago? Ang nabago ay, ngayon, ang team na ng aming restaurant ay tropical na siya. So kung mapapansin nyo sa loob, kung bibisita kayo, makikita nyo, napuno na ng mga dahon-dahon, mga kulay green, kaya ako na kulay green. Naka-fresh, naka-fresh ng feeling. Kaya yun yung ano niya, yun yung pinagbago niya sa loob, yung interior. Then nilagyan namin ng mga konting lights. And then nagkaroon din ako ng creator's lounge. Kasi syempre, mga katulad natin na mahilig mag-vlog, di ba parang nasa bahay lang tayo, meron dong area na pwede kayong mag-vlog. Kasi ginawa ko yung ano, background na maganda. Kasi syempre, as a creator, content creator, kailangan natin yun. So pwede nyo yung magamit sa mga baguhan na content creator, mahilig mag-vlog, pwede nyo gawin yung dito. Sarap na kayo dito. Ayan, yes. Sa mga gusto mag-vlog, ganyan. Mm-hmm. Meron talagang para sa atin, alam mo yun. Area to para sa atin. Kaya talagang maano kayo makagalaw, makabano. Ganado talaga kayo mag-vlog, di ba? Yes. Yun. So makikita nyo sa mga susunod kong vlog. Ayun, abangan natin yan. May mga interview na ako dyan. Dahil mahilig din ako mag-interview. Ay, wow. Kuya, bunda nyo ba? May pasok tayo. Sex or chocolate. Ayan, pasok. Okay. Sabihin mo sa mga alas, imbitahan mo sila. Ayan. Mm-hmm. Kung anong oras, kung hanggang simula, hanggang yung opening nyo, at kailan yung ano nyo. Ayan. Okay. Yung mga kababayan natin. Hola mga lods, ini-invite ko kayo sa aming pinakabagong restaurant, pinakabagong baby. Ang dating Hola Amigo Baritapas ay ngayon nagpalit na ng pangalan, naging Lodge Baritapas na siya. Dito pa rin yan sa Calle Bravo Murillo 202 dito sa Madrid, Spain. Ayan. Open kami mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3. Then alas 3 hanggang alas 5 is ano yon? Break time yon. Then 5 to 11 ng gabi. Naka-open kami. So, pwede nyo ma-enjoy dito yung mga pagkain Pinoy. Every Saturday, Sunday, maliban na lang kapag merong event, meron kaming mga buffet na Filipino food. Kaya, pwede kayo magpa-reserve, di ba? Yes, pwede. Mga birthday, mga debut, mga kahit ano. Everything na event, pwede talaga kayo magpa-reserve sa kanila. Correct. So, saan kayo pwede kontakin, Be? Pwede nyo kaming kontakin sa aming Facebook na Lodge Bar Itapas. Mag-message kayo doon. Or di kaya sa aming Hola Amigo Events and Tours na Facebook page. So ayan, sa mga magbo-birthday dyan, ayan, lalo na ngayon September. Ang dami magbo-birthday, magdidibo, kahit ano. So ito lang si Lodge Bar and Tapas. Kontakin nyo. Ilalagay ko din sa description box yung kanilang contact number. Ayan. So ano pa yung pwede mong message mo sa mga kababayan? Well, hindi lang sa mga kababayan Pilipino, pati yung mga sa mga taga dito. Ano yung ma-expect nila sa inyong new Lodge Bar Itapas. Yes, ang Lodge Bar Itapas ay tatak Pilipino para sa ating mga Pilipino. Kumbaga, itong restaurant na to, nakatayo to, na nagsisimbolize na kahit tayo dayuhan dito sa ibang bansa, kaya natin magtayo ng negosyo. True. Kaya natin makipagsabayan sa ibang lahi pagdating sa pagnenegosyo. At itong Lodge Bar Itapas, para sa atin to. Yung tagumpay ng aming restaurant ay tagumpay ng bawat Pilipino dito sa Spain at kahit saan mang sulok ng mundo. Wow, sarap naman. Talaga nakaka-inspire, di ba? Yes. So ayan sa mga kababayan natin. Ayan, isa sila sa magiging parang idolo, mag-inspire sa atin
kung may mga pangarap tayo sa buhay. Yes, walang imposible, walang mga Lods. Walang imposible talaga. So, basta kung gusto nyo, gawin nyo, ayan, walang ano, basta kung kaya nyo, ayan, i-go yes, nyo lang yung mga pangarap nyo sa buhay. Subok lang ng subok. Yun. Siyempre, gusto ko ulit magpasalamat, ayan, kay Alexa, kay Limuel, sa kanilang pag-invite, ayan, sa pagiging, isa sa mga swerteng, ayan, na imbitahan sa pag-open na kanilang, sa grand opening na kanilang new Lodge by Lodge. Thank you very much, you're Alexis. Anytime. So, thank you. Enjoy. Mamaya kakain na siya. Oh, hindi thank niya you. Pagkain. Okay. Sige, yun thank na. You. See you. Bye. Ciao. At syempre, grand opening nila. Syempre, may palipis silang breakfast. So, meron akong top silog. O, diba? Super yummy. Kita nyo naman yung egg, saka yung rice, and then yung tapa. Super sarap. At syempre, nagpisan ko ng paglamon, diba? Ay, pagkain pala. So, ayan. Sobrang thank you ulit kay Alexa, kay Limuel. Thank you.